Ililibing na sa Miyerkules sa mga 14 na batang pinatay at sinunog umano ng kanilang sariling ina sa May Kawayan, Bulacan. Bagamat karumaldumal ang ginawa ng suspect sa kanyang mga anak, handa naman daw siyang patawarin ng lolo ng mga bata. Balitang hatid ni Haji Rieta. Hindi pa rin matanggap ng mga anak ang malagim na sinapit ng 4 na bata. Madaling araw ng Linggo nang matagpo ang sunog ang katawan ng magkakapatid sa loob ng kanilang kwarto sa Barangay Iba, May Kawayan, Bulacan. Pero nagdudang mga otoridad dahil maayos kasi ang pwesto ng mga sunog na katawan. Nang suriin nilang mga bangkay, dito na pag-alam ang pinagsaksak ang mga bata bago sunugin. Pero ang itinuturong sospek, ang mismong ina ng mga bata, may problema muna sa pag-isip. Yung mga dikit-dikit siya. Parang natutulog lang. Kaya nagkaroon mayroong foul play. Kasi usually kapag tayo nasasaktan, pero nasusunod siya kaya tayo nagbubulog, babangon. 10 taon ang pinakamatanda sa 4 na magkakapatid, habang 2 taon naman ang pinakabata. Halos madurog daw ang puso ng kanilang lolo dahil sa sinapit ng mga mahal na apo. Tumanggi munang makapanayam sa harap ng kamera dahil nagluluksa para ang pamilya. Pero anya, masayahin at malalambing daw ang mga bata. Kung siya raw ang tatanungin, mapapatawad naman daw niya ang ina at tinuturo ng suspect sa pagpatay sa mga bata. Pero hindi muna sa ngayon. Nakatakdang ilibing sa Miyerkules ang 14 na magkakapatid. Ang kanilang ina, nasa kusudian ng mga polis at inasa ang papatingin sa isang espesyalista. Patuloy din ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen. Haji Rieta, GMA News.